TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapilingin na nga po, Mari, ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na Mike, Christine Dera. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ po na may Tita Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isa ko pang dramahan. Isa ko pang yamutan. Kapag ka, nauna na. Drama na! Isang hayahay Friday ka po. It's Fayday Friday. Fayday. Fayday na rin. Fayday na. Maayong hapon at tanan. Maayong udto sa imong karon pa lang na paniudto. Hello, Winimo. Ano? Wala na. Wala na. Uy, Friday payday ngayon. Oo, mamatay payday, niya. Friday. Ang saya-saya naman. Ang saya. Tamang-tama. Ang dami ko ng utang. Wow, may pambayad na. Oo, diba? Oo, kaya onti na lang matitira sa sweldo. Pero at least may matitira. O, correct, diba? Kesa correct. Naman wala. Mm-hmm, pero yung iba dyan mamatay niya, nagtatago sa mga pinagkakautangan. Oo, sa abon. Ayaw magbayad ng utang. Hindi makabayad. Oo, hindi makabayad sa Natasha. Sa ayan MPC, tayo eh. Ganon. Sa Bombay. O kaya sa ano, yung ATM sinanla para lang makautang. Ano. Uy, grabe, grabe. Yung iba hindi, totoo yung mamata niya. May mga tao ngayon na hindi sila makapag-withdraw kasi una nga, nasa sanglaan pa yung ATM nila. Sa kinuhanan nila ng pera. Corrected by sa pinagkakaroon. May ganun eh. Ang hirap. Yung mga nagpapautang, yung ihahawakan nila yung ATM nila para sigurado magbabayad ka. Mama Christine, di ba hindi mo ma-enjoy yung pera mo? Kasi nasa iba, bago dumaan sa'yo, andun muna sa kanila. Parang wala kang pagmamayari na iyo. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang cycle ng buhay. Tama. Minsan di nakaka-survive pag di nakakapangutang. Wala tayong magagawa ganun doon. Ganun talaga. Diba? Nakakalungkot. Kung pero napapamigay lang ang kaseksihan, ay naku, ayan tayo kami. Eh. kung napapamigay lang ang kagandahan, nagbigay na kami. Oo nga po, hindi ko makamidamot. Pero hindi kabisyo kung ganyan nga ang eksena mo ngayon, yung tipong may pinagkakautangan ka, yung ATM mo nasa pinagkakautangan mo, okay lang yan, dadaloy din ang ginhawa. Sabi nga ng Maynilad. Liliwanag ang buhay, sabi ng Peralco. Ay nako nga, ngayong hi, Friday, ito ang ating coach. La 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 la! Minsan, kahit sabihin mong natuto ka na, pero patuloy pa rin tinitibok ng puso mo ang maling tao, magkakamali ka pa rin. Bakit kasi siya pa ang minahal ko? No? Sana! Mama Chris, ano, ituloy mo. Hindi ko na alam idudugtong ko eh. Sana nakinig ako sa kaibigan ko, hindi kita minahal. Yan ang mga linyan, ang mga nagsisisi na. Sana, madaling sana, turuan ng puso na kalimutan ka, pero hindi. Oo, tama. Kaya hindi tayo pwede sa drama eh. Pangit. Ang pero, pangit eh. Pero tanong ko nga, Mama Christine, paano ba natin malalaman kung maling tao yung minahal natin? Di ba, na, kung di naman tayo papasok sa relasyon, di natin malalaman kung mali siya o tama? Di ba, ang hirap talaga? Ang hirap. Alam mo, kapag ka puso na ang kalaban, lahat po tayo nagiging matigas ang ulo. Yes, kahit pa maraming nag-a-advise sa'yo, wag na yan, hindi eh. Nagbibigay ka ng chance para sumaya ka. Corrected by, kumbaga kahit alam na, at ito rin minsan mamata niya, kahit alam mo na yung sagot sa mga tanong mo, minsan nagbubulag-bulagan tayo eh. Kasi mas, masaya ka. Para sa'yo kasi mas masakit pag wala yung tao. Correct. Kaya magtitiis ka na lang. Ang dami hugot! Bayan! Umpisa pa lang kaya naman kapwa. Tayo pa lang yung mamata niya. Paano pa kaya sila? Kaya humugot na rin po kayo via voice messages. So mag-send po kayo ng VM sa amin. Hanapin mo sa Facebook Yes FM Manila or Love Radio Manila. Makikita mo mga million-million po yung friends namin. So hindi wow. Ka manilapan. Tsaka may mga blue na check. Tapos, i-chat mo kami doon via FB Messenger tapos makikita yung microphone. Yun po yung tinatawag na voice message. Yes! Mag-ride. Pwede ka rin mag-comment sa comment box po sa ibaba po ng mismong quote na ipinost po namin sa Facebook po ng Love Radio or Yes FM Manila. Or mag-comment via text. Uh-huh. Ang number po ni Christine Dara 0917-841-3951. Again, 0917-841-3951. Christine Dera. Yo, number po ni Tanya Chinita, 0915-287-8000. Eto, makinig muna tayo ng voice message. Okay. Simulan natin ng voice message kay Joy Remejio. Joy, ano ang masasabi mo? Unang pamatay niya. Tama po. Pabati po. Pabati naman po kami dito. Tinuturuan yung bata. Papalingan po si Jeremy. Tsaka po yung kapatid ko pong si Cyril na napakulit.
Ang daming tutor. Tutor. Opo lang yung inanak. Mas la, bata yung ipinain. Oo, para hindi tayo magalit. Correct. Para hello po sa inyo, Jaanchi. Thank you po. Buong pamilya ata nakatutok. Thank oo, you. Ma, thank you so much. Mga walang ginagawa. We yan. Love you. Mm-hmm. From the bottom of my abdo, atay balumbalunan. Yan. Sa'yo lang ha. Lalamunan. Singit. Umbilical cord. Paging Miss Christine Dera. Please proceed to the customer service. Please. Sa akin ba yun? Oo, sa'yo. O, ikaw na. Leo Harandia de Guzman. Po, Miss Tanya. Agree po ako sa quote of the day. Naranasan ko na po yan. Babati nga po pala dito sa mga kasama ko sa trabaho. Sila Tito Rene, Tito Boyoy, si Kuya Edgar na long hair, si Baby na... Long hair? Na murit-murit, at saka si Freddy na hindi nawawala ng ubo. Yun po, salamat. Ako! Baby na yun! Uy, wag naman. Kahawa na yun! Wag naman, magpa-check up. Sabi dito sa text, pag po kasi nagmamahal ka ng sobra, Mami Kay, wala ka na pakialam sa mga sinasabi ng iba. Kahit mali na, nagbibingi-bingihan ka pa rin. Basta ang iniisip mo, you're masaya ka. Mildred po, ito ng Nueva Ecija. Pabati po yung mama kong si Elisa Francisco. Pinapatanong kung ilang buwan na po na mamalagi si baby sa tiyan niyo po. Sagot! Bakit? Mukha bang 10 years na? Ang laki kasi tas ang payas mo. Parang kasing yung tiyan po ni Mama Christine, pag nakita yung personal, parang ipinatong lang. Parang nakatalikod. Walang kabahid, ebidensya ng buntis, pagkabuntis. Yung tipo kasi... Magharap magugulat ka, may laman. Yung tipo ng bagong taon kasi, akala ko yung pakwan, kinakain ng buo, kaya kinain ko siya ng buo. Nag-circus po siya. Nagpakitang gilas po. Ayun tayo eh. 8 months na po ako. Lapit na. Puputok na po sa darating tama na po. Next month. Paglabas may sapatos na. O diba? Ito voice message mula kay John Anthony Mateo. Uy, Mateo. Low sound check. Ay, nag-clear. Wala, nag-clear lang siya ng throat niya. Si Chris Cortigera na lang. Chris. Mama Tanya, bakit di mo binasa yung message ko kahapon? Lagod! Dahil dyan, bibigyan mo ako ng chinelas, tatlong pares. Hindi masyadong demanding. Hindi talaga. Ito naman sabi ni Brian sa Viber, wala naman pong masamang masaktan. At least alam mong natry mo sa sarili mo at wala kang pagsisisihan. Umpisa na naman po kami ng pakikinig dito sa accounting department. Yay! Ng UNACO. Ito ang VM sa atin ni Jason Prado. Thank you po. Buong pamilya ito nakatutok. Thank you. Hello. Masabi ko, ganyan talaga ang buhay. Nasasaksan tayo. Ang sayo. Pinapati ko nga pala yung mga barbecue po sa Sampaloc, Manila. Araw-araw nakikinig sa inyo. Yun! Thank you! Tama nga naman, wala namang perpektong tao na halos naman tayo nasasaktan, diba? Pabati nga po kami dito sa Hospital Porac, Pampanga. Leo nga po pala. Uy! Hello sa mga ospital na binubulabog namin ngayon. Ay, salamat po. Sana po gumagaling yung mga pasyente. Sana po hindi namin sila naiisturbo. Tama po. JV Aguirre de Landau, may sasabihin siya. Upgrade ko lang lahat ng taga-Capiz at taga-Capiz State University Dayaw Campus. Lalo-lalo na sa computer department. Thank you po, DJ. Thank you! No probs! Kahit walang komento, thank you! Tama. Sabi ni Ramil Alcantara, naniniwala ako na bawat isa sa atin, walang pagkakamaling ginawa kung magmahal man tayo ng paulit-ulit sa taong tingin na marami ay mali at sobrang tanga na tayo. Sa totoong buhay naman, pinaparamdaman naman natin sa tao ang forgive and forget that one issue no matter what happened. Kaya nga, hayay ang buhay every time we wake up. I love you, yes, FM. Ang ganda ng message na pinipilit kong i-gets. Sorry, joke lang. Mahusay. Joke lang. Ito si Jess Mark Gonzalez. Jess Mark! Mga nagtetest pa lang itong iba. Hello po, makinig na po tayo ng kwento. At pinabati ko pala yung mga guwardiya yan sa pinagtatrabahoan ko, si Sir Jonathan, si Sir Gumban. At hello sa mga SG! Kamaya, mag-message na ulit. Ayun o. Nag-invite lang po. Nag-invite lang siya. Gusto ko yan. Manghawa ka ng mga kabisyot kapwa natin. Pak-pak-pak, correct na correct at mukhang panama sa akin ang quote of the day, sabi ni Rochelle. Eto naman voice message mula kay Rose Ann Serrada. Rose Ann. Rose. Hello po. Dalawang nalag na. Try lang po. Tama.
ano bang nangyayari sa mga nag-BBM sa atin ngayon? Hindi, yun yung mga first time nakaka-discover ng Correct. BBM. Totoo ha, mga first time. Sila o mga unang BBM. Yung parang ganito pa na mag-voice message. Kaya hindi alam yung sasabihin. Correct. Mamatanya, batiin ko lang si Ruel Sarangay, Carlo at Red Tag Boys mula sa Jeddah. Thank you po sa pagtuto. Salamat po. Sabi ni Bonong Antimoy, kapag puso nga ang pinaira, lahat ng hindi pwede ay magagawa mo. At lahat makakalimutan mo, masarap nga magmahal kung mahal ka din ng taong mahal mo. Salamat po Ate Tanya, pabati po sa mga boss ko dyan sa Splash na sina Boss Aldi, Boss Arnold at Boss Jem. Kung makakain sana ako ngayon sa McDo, hayahay ang buhay! Hey, yay! Hey. Thanks po. Siyempre, share nyo kami para hayahay buhay din. Nangiingit lang kayo eh. Ayan tayo eh. Tama. Uy. Uy, wow. Ano to? Agree ako dahil kahit anong tali... Ay, sige. Ikaw muna. DM ko. Jobber sorry na, sorry na. First time yan. Ano to? Hello. First time yan. Ang daming first timer. Ay! Yung sibuyas! Sunod na! Ay! Patay mo radyo, ang ingay! Mga busy pa sila ngayong oras na to eh. Nakakaaliw kayo. Agree ako dahil kahit anong talino ng tao, pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo. Melma ng Iloilo. Voice message mula kay Ria Luna. Ito mukhang dito nag-explore eh. Mahaba eh, oh. Hi, Kristen Dera. Walang isang tao naman di natin masabi kung saan magiging masaya. Minsan alam na kang mali, pero itutuloy pa din. Kasi gusto maramdaman yung feeling na maging maligaya. You at the end know. Of the day, kailangan pa din natin mag-isip at maliwanagan kung ano ang dapat gawin para sa ikabubuti ng iyong buhay. Maraming salamat! Thank you! Thank you, Ned! Bunga! Sabi ni Edeline Garcia Falcasantos, gandang hapon mama Tanya, wala naman po masama masaktan. Pero base po sa naobserbahan ko, ay, marami na po nasira sa na pangarap dahil lang sa maling pag-ibig. Nako po! From Zamboanga! Grabe! Oo, mga totoo yan. Ito ang VM ni RJ Desuasiado. Hi, good afternoon. Good afternoon. My name is RJ. Thank you for calling HRS. Well, comment ko lang is, okay lang kahit masaktan. Kasi at the end of the day, kung sino naging tanga, siya pa rin ang nagiging masaya. So, push lang. Ay, gusto ko yung sinabi mo. Napakalaking encouragement sa mga nasasaktan. Encouragement. Ito, Christine Ann Ontaldonillo, meron din siyang sasabihin. Tama naman din po, pero minsan, yung taong pinipilit pa rin yung sarili nila mahalin yung isang tao, minsan para lang masuklian yung kasiyahan na binudulot ng sarili niya. So, para po sa akin, dapat yung mga bagay na ganun, hindi na po natin dapat pinipilit. Para huwag kang makulit, parang ganun. Kapag mahal mo, wala kang pakialam sa lahat, mahal mo eh. Kimberly Mariporok po ng Taguig. Binabati ko po yung asawa ko na si Elnor Mariporok. Ingat ka lagi. I love you, mahal ko. Hello, sabi po ni Carl Perez, good po, hindi mo naman makikilala kung sino yung mamahalin mo o kanino titibok yung puso mo. You know. Ang magagawa mo lang ay mahalin siya kahit alam mong masasaktan ka. Mistake is the best lesson in life po. Pabati naman kami dito sa loob ng delivery truck na hanggang ngayon, wow, hihintay. Carl Perez, thank you. Ito na nga yung mga bibida ngayong araw na ito bilang si Lala Banderas po ng Yes FM Manila. Si John Rico Pañero, Yes FM Manila. Bilang Robert Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Jenny Misihista, Yes FM Manila. At bilang Maricar, like kabarista po ng Love Radio Manila. Ito na ka po ang kwento ni Ann dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Hello, John? Napatawag ka. Ano yung narinig ko? Diyan lang ang tawag mo sa akin? Eh, nasan ang love doon? Alam mo, ang dami mong arte. Anong arte doon? Hindi mo yata ako mahal eh. Asus, umi-emote ka na naman dyan. Siyempre, love kita. Ay, ang nga pala, gusto ko lang na makamusta sa'yo kaya ako tumawag. At saka, namimiss na rin kasi kita eh. Don't worry, ayos lang ako dito. Eh, ikaw, kumusta naman ang pag-aaral mo dyan? Ayun, okay naman. Kahit pa paano eh, pasado ako. Mabuti naman pala kung ganun. Teka love,
Bakit parang ang lungkot mo today? May problema ka ba dyan? Gusto mo puntahan kita dyan? Wala, wala naman. Iniisip ko lang kasi, ilang buwan na lang, gagraduate ka na. Mas lalo pa tayong magkakalayo kasi doon ka na pag-aaralin ng mga magulang mo sa Maynila. Eh, love, natawagan pa naman kita. At kapag may oras ako eh, pupuntahan kita dyan sa inyo. Matagal na kasi kitang gustong bisitahin dyan, han? Wag na, John. Alam mo namang komplikado ang sitwasyon natin, di ba? Hindi alam ng mga magulang ko na may boyfriend na ako. Eh, di sabihin natin sa kanilang totoo. Man, bakit ka ba natatakot sabihin sa kanila na may relasyon tayo? Matagal nang magkakilala ang mga magulang natin. Sina mama at papa nga eh, butong-buto sa'yo. Mahigpit ang mga magulang ko. Kabilin-bilinan nila sa akin na huwag muna akong magbo-boyfriend habang nag-aaral. Yung mga ate ko nga eh, wala rin mga boyfriend dahil takot sila sa mga magulang namin. Hanggang kailan tayo magtatago? Pwede bang intindihin mo muna ako, love? Sa totoo lang, ayoko na rin magtago pa sa mga magulang ko. Kaso, ano magagawa ko? Sila ang nagpapakain at nagpapaaral sa akin. Kaya obligasyon kong sumunod sa kanila. An? Kung ayaw mo eh, magkita na lang tayo sa ibang lugar. Teka, ganito na lang. Sa Christmas break, tawagan mo ko. Magkita tayo malapit dun sa ilog sa Sibol. Nasa pagitan lang yun ng barangay namin at barangay ng tita mo. Sige, An. Payag ako. Hintayin mo ko dyan sa Christmas break, ha, love? Hulaan ko. Magkikita kayo ngayon ng pinsan ko, kaya pusturang-pustura ka ngayon, tama ba? Oo, Maricar. Alam ba yan ang mga magulang mo, ha? Hindi. Maricar, pwede bang huwag mo ikwento sa mga pinsan ko na magkikita kami ni John ngayon? Baka kasi magalit sa akin yung mga magulang ko eh. Okay, magaling naman ako magtago ng sikreto eh. Pero Anne, may sabihin ako sa'yo, ha? Tungkol kay John. Bakit? Ingat ka lang, friend, ha? Dahil matinik yan si John sa mga chicks. Baka lukuin ka lang yan. Ganun ba? Hindi sa sinisiraan ko siya, pero dahil sa kaibigan kita, eh mag-iingat ka kay John. Don't worry, Maricar. Tatandaan ko yung sinabi mo. Nandito na ako sa tulay kung saan magkikita kami ni John. Ay, asan na kaya siya? Hello? Hello, Han? Nasaan ka na ba? Kanina pa ako text ang text sa'yo, tapos tumatawag na rin ako pero hindi mo naman sinasagot. Pasensya ka na kung hindi ko sinagot yung tawag mo kanina. Baka kasi mahalata ako ni Mama eh. Tumakas nga lang ako sa amin para makapunta lang dito eh. Saka, akala ko ba dito tayo magkikita sa tulay ng Cebol? Ano ba yan? Hindi pala tayo nagkakaintindihan. Sige, pupuntahan na lang kita dyan. Nasaan na kaya si John? Bakit ba tahol ng tahol itong aso dito sa likod ng puno? Teka, mapuntahan ka na nga. Bulaga! Kabay! Sira ka talaga, John! Alam mo, kanina pa kita hinihintay dito. Wala bang kas dyan? Oy, teka, wala yan sa usapan natin, ha? Ito naman, parang kiss lang eh. Sa pisngi lang naman eh. Kiss? Tindi mo din eh, no? May pagmamakaawa ka pa dyan. Sige na nga. Pero isa lang, ha? Ano isa lang? I love you. Ikaw ah, naisahan mo ako dun ah. Ang ganda-ganda mo talaga, love. Kaya nagigigil ako sa'yo palagi. Masarap talaga pagmasdan ang mga mata mo. Parang mga kumikinang natala sa langit. Sus, bolero ka talaga eh, no? Ilang babae na ba ang nabola mo ng ganyan, ha? Ako? Bolero? Hindi ako ganun, ha? Oo, guwapo ako at sabi nila matinik daw ako sa chicks. Pero ang totoo niyan eh, hindi. Ikaw lang kasi ang love ko eh. Talaga lang ha? Gusto mo, pakasal pa tayo eh. Para naman hindi ka na magduda pa sa akin.
Tsaka love. Hmm. Ayokong mawala ka sa akin. Kung pwede lang kitang kunin sa mga magulang mo eh, gagawin ko. Pero dahil sa malaki ang respeto ko sa'yo, gusto kong katapos ka ng pag-aaral, maghihintay na lang ako sa'yo. Bakit kaya na-tended ang cellphone ni John? Ano pong nangyayari doon sa lalaking? Hindi kaya kinalimutan niya na ako? Ilang linggo na kasi siyang walang communication sa akin. Saglit lang! Nandiyan na! Boom! Eto naman! Parang ka nakakita ng multo? Sira ulo to! Anino mo pangalan kasi natatakot na ako. Halika na nga, pasok ka na dito. Taray mo nga, bagong gising, te. Eh, kasi kakauwi ko lang kahapon. Alam mo na, pagod sa biyahe. Tsaka busy ako sa pagre-review. O siya, ano ba kasing sadya mo? Wala lang. Nangangamusta lang. Alam mo na, rest day. Eh, kamusta naman kayo ng boyfriend mo? Anong boyfriend? Kamamaingay dyan? Nasabi na sa akin ni Marika ang totoo. Ganun? Smusa talaga yung babaeng yun eh. Sabi pa naman niya sa akin, magaling daw siyang magtago ng sekreto. So ano na? Kamusta na nga kayo ni John? Ito, nag-aalala nga ako eh. Kasi, ilang linggo nang walang communication sa akin si John. Ala, baka mayroon na siyang iba. Alam mo naman yun, napakababaero ng boyfriend mo. Uy, di naman siguro ganun. Naku, Ana! Sigurado akong hindi lang ikaw ang babae sa buhay niya. Huwag mo nang dumihan pa yung isip ko. Basta alam kong ako lang ang mahal ni John. Mahal ako sa buhay mo. Alam mo, friend, i-disco mo na lang yan. Give me time mamaya. Disco? Sus, alam mo namang hindi ako papayagan ng mga magulang ko eh. Naka! Ako ang bahala sa mga magulang mo. Ipagpapaalam kita sa kanila. Ano? Ready? Sige, sige, sige. Sasama ako sa'yo mamaya. Go! Hi. Pwede bang makipagkilala? Ako nga pala si Robert. Ako naman si Mary Ann. Pero Ana lang for short. Ang ganda ng pangalan mo ah. Parang ikaw. Asus, bolero ka rin eh, no? Taga rito ka ba? Oo. Ikaw, taga ibang barangay ka, tama? Kasi ngayon lang kita nakita dito. Oo. Sinama lang ako dito ng kaibigan ko na ayun, no? Busy sa pakikipagsayo sa mga oras na to. Uy, grabe ka naman makatitig sa akin. Halos lunukin mo na ako niyan. Ang sarap mo kasing pagmasdan. Ang ganda mo kasi, nakakaakit pa yung mga pilik mata mo. Alam mo, ikaw, hindi ka lang pakyo. Bolero ka rin. Uy, hindi ako bolero ah. Totoo ang sinasabi ko. Anyway, may boyfriend ka na ba? Wala. Wow. Sa ganda mong yan, wala kang love life? Well, ganun talaga. Kung ang ibang lalaki eh may pogi problems, ako naman eh maraming ganda problems. Tara, Robert, isayaw mo na nga ako. Tara. Wow. Ang galing mong sumayaw kanina. Sobra mo ako napahanga. Uy, hindi kaya ako marunong sumayaw. Ikaw talaga, binubola mo pa ako. Uwi na ako ah. Ihatid na kita. Sige, okay. Pero hanggang dun ka lang sa gate namin ha. Ayaw kasi ng mga magulang ko na may sinasama akong lalaki sa bahay. Ganun ba? Walang problema. Bakit, Robert? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Pwede ba kitang
maging girlfriend? Ano? Ang bilis naman. Gusto na agad? Eh, ngayon mo lang naman ako nakilala. Seryoso ako, An. Ewan ko ba. Pero kahit na ngayon lang kita nakilala at nakita, eh ramdam ko agad na mahal kita. Niniwala ka ba sa love at first sight? Oo. Sige, An. Sabihin mo sa akin, ano bang gusto mong gawin ko para sagutin mo ako at mapatunayan ko sa'yo na mahal kita? Pag-iisipan ko muna yung Robert, ha? Basta, An. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako sinasagot. An, sa 2 weeks kong panliligaw sa'yo, anong masasabi mo? May pag-asa ba ako? Mayroon naman. Sagutin mo na ako, please. Kasi, ba't ka ba nagmamadali, ha? Siyempre. Baka kasi maunahan pa ako ng iba. Sige na. Gusto mo eh. Lumuhod pa ako sa harapan mo. Eto, basta umuo ka lang. Kasi, ano ba yung pagludlud na sinasabi mo dyan? Uy, Robert! Tumayo ka nga dyan! Hindi ako santo para luhuran mo. Tumayo ka! Oo, alam kong hindi ka santo. Pero sinasamba kita. Robert! Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ko naririnig ang oo mo. Huy! Oh my God, ano ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ano? Naghihintay ako, An. Kulit talaga nito. Oo na, oo na. Sinasagot na kita, Robert. Tumayo ka na dyan. Yes! Talaga, An? Sigurado ka? Baka napipilitan ka lang. Kasi naman to eh, hindi mo naman kailangan lumuhod pa eh. Sasagutin din naman kita. Salamat, An. I love you. I love you too, Robert. John? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Di mo man lang ba ako papapasukin? Halika, tuloy ka. Pasensya ka na kung magulo yung tinutuluyan ko. Kakalipat ko lang kasi ng boarding house. Wala pa akong time para mag-ayos. Halika nga dito. Ano mo sinasabi? Miss you, ah. Kaya tagal kitang hinahanap eh. Payak pa. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi. Teka, bakit ba parang natataranta ka dyan? An, alam ko naiilang ka kasi matagal akong nawala. Sorry kung hindi man lang kita nabalitaan sa naging buhay ko sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko rin naman na kinalimutan mo na talaga ako. Oh, akala ko nauunawaan mo ko. Bakit parang nagtatampo ka? May gagawin pa ako, ano, John? An, iniiwasan mo ba ako? Kaya ako nawala ng contact sa'yo. Hindi kasi mo na kailangan pang mag-explain sa akin, John. Pakinggan mo muna ako. Pwede. Hinahanap kita, An. Matagal akong nawala kasi nawala ang cellphone ko. Hindi ko kabisado ang number mo kaya hindi na kita makontakt pa. An, sobra akong dalungkot. Nag-alala. Nag-sign up pa nga ako sa Facebook para hanapin lang kita, pero hindi kita mahanap dun. An, mahal mo pa rin ba ako? Oo. Kaso, matagal kang nawala eh. Kaya ano? Kaya nagkaroon ako ng bagong boyfriend. Pero promise, wala akong contact sa kanya. Sorry, John. Anak ng tupa! Ba't mo naman ginawa sa akin to, An? Hindi mo ako masisisi, John. Akala ko kasi kinalimutan mo na ako. Sino ba ang mahal mo? Ako o siya? Ikaw, John. Ikaw pa rin ang mahal ko. Huwag ka mag-alala, okay? Kapag nagkita kami ng boyfriend ko, hihiwalayan ko agad siya. Pangako yan, John. Thank you.
So, hiwalay na kayo ni Robert, Ann? Oo. Total, wala na rin naman siyang contact sa akin eh. Tsaka, si John naman kasi talaga yung mahal ko. Pero, gaano ka naman kasigurado na mahal ka nga ni John? Ano? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Well, kasi meron akong nabalitaan kay Marie Carr. Madalas daw niyang makita ang pinsan niya na may dinadalang ibang babae sa boarding house na tinutuluyan niya. At ang balita, gumagawa daw sila ng milagro. Minsan nga nahuli sila ni Marie Carr na naglalampungan ng babae. Ganun ba? Baka naman chismis lang yun. Hay nako, Ann. Totoo man ang chismis o hindi, eh dapat mag-iingat ka dyan sa boyfriend mo. Malakas ang kutob ko na ginagago ka lang niya. Ay, grabe ka naman. Di naman siguro, Jen. Ay, nako, basta. Pinaalalahanan lang kita. Minsan ka na niyang iniwan. Kaya hindi malabong gawin niya ulit yun sa'yo. Aray, ang sakit ng katawan ko. Hindi ako makagano. Ay! John? Anong ginagawa mo dito? Ann? Bakit nandito ka? At saka, uy, bakit ganito ang suot ko? Ano to? Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin, ha? Aray ko! Huwag mo naman ako ang pasinaunan, Ann! Ano ba? Tama na! Napakababoy mo! Hayop ka! Hayop! Ann, sorry na. Hindi ko sinasadyang pagsamantalaan ka. Paano hindi mo sinasadya, ha? Pareho tayong nakainom kagabi sa birthday party ni Jung. Tsaka gusto ko lang magkaayos tayo. Ayoko mawala ka. Sasaktan kasi ako kapag iniiwasan mo ko. Ayaw mo mawala ako? Ayaw mo, ha? Ayaw mo? Pero bakit sinaktan mo ako, ha? Ano bang klaseng tao ka? Ito ba yung paraan mo, ha, John? Ang pagsamantalaan ako? Nagkakamali ka. Kung inaakala mong mamahalin pa kita pagkatapos ng ginawa mo. Hindi, John. Kasi lalo akong namumuhay sa'yo. Umalis ka na. At ayaw ko na makita pa yung pagmumukha mo kahit kailan. Ann, please, Ann, huwag mo kong paalisin. Kahit ano man nangyari, mananagutan kita. Ang kapal ang mukha mo! Ann! Yan din ba yung sinabi mo sa mga nakasiping mong babae, ha? Yung naririnig mong chismis kina Maricara Jenny, walang basihan yun. Sinisaraan lang nila ako sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo! Sige! Gagawin ko lahat ng gusto mo. Hayaan kita na napagsasampalin ako. Pero Ann, hindi ako lalayo sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Mahal na mahal kita. Kung gusto mo, luluhod pa ako. Tsatsama na! Umalis ka na! Ayaw na kitang makita pa! Layas! Layas! Sino naman kaya itong tumatawag? Hello? Ang lakas naman ng loob mong tumawag pa sa akin? Anong kailangan mo, ha? Galit ka pa rin ba sa akin? Kaya ako tumawag kasi gusto ko lang na mangamusta. Tsaka magpapaalam na rin ako sa'yo. Magpapaalam? Saan ka pupunta?
Magtatrabaho na kasi ako sa Malaysia. Ganun ba? Eh di umalis ka na. Akala mo siguro pipigilan pa kita? Asa ka pa? Sobra na ba talagang pagkamuhi mo sa akin, Han? Hindi ko alam kung bakit saktulan ang galit mo sa akin. Siguro nga, napagsamantalahan kita noong gabing yun. Pero ilang beses na nating nagawa yun. Bakit ngayon ka lang nagalit? Akala ko kasi noon, ako lang ang sinisipingan mo. Pero mali ako. Marami pala kami. So ano? Hindi mo ba ako pipigilan? Huwag ka nang umasa pa. Napipigilan kita na umalis. Dahil mas pinipili ko na ang layuan ka kesa makasama ka. Sige na. Bye. Huwag mo na akong guguluhin pa. Sige. Kung yun ang gusto mo. Bye. Sana mabuhat pa ng una ay nalaman ko't nakita na damdamin di magtataka. Hindi sana nahihirapan kung hindi ka natutunan na tulutan ng pagmamahal. Di mo ba hello? Sino to? Hi, Bae. Ako to, si Robert. Sinong Robert? Si Robert na Bae mo dati. Ano ba yan? Nakalimutan mo na ako agad? Aha! Robert! Ikaw pala! Ang lakas mo makabe, ah! Well, okay naman ako. Eh, buti naman naaalala mo pa ako sa tagal ng panahon nung naghiwalay tayo. So, saan ka na ngayon? Kamusta na ang love life? Siguro, marami ka nang naging boyfriend dyan. Nako, wala akong boyfriend. Sakit lang sa ulo yan. Masaya na ako sa pagiging single. Eh ikaw, may asawa ka na yata eh. Asawa ka dyan? Single pa rin ako, no? Ann, miss na miss na kita. Mukha mo, miss. Alam mo, tigilan mo ko. Pinapatawa mo ko eh. Baby naman, mukha ba akong nagpapatawa? Seryoso ako. Gusto kong ibalik yung nakaraan natin. Promise. Hindi na kita sasaktan. Bigyan mo pa sana ako ng isang chance. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Please, Ann. I love you. Eh, nasan ka na ba niyan, Robert? Nasa Maynila ako ngayon. Pero pupunta ako dyan para bumoto sa darating na eleksyon. Sige. Makita tayo, Robert. Doon mo malalaman ang desisyon ko kung makikipagbalikan ako sa'yo o hindi. Bakit dinala mo ko dito sa motel, ha, Robert? Namiss kasi kita ng sobra. Kung makatitig ka naman sa'kin, para namang lulunukin mo ko ng buo. I love you, babe. Uy, teka lang, Robert. Ang pagkakaalam ko, eh hindi pa tayo official na nagkakabalikan, no? Sige na. Umuo ka na kasi. Habang panahon na yung binigay ko sa'yo para pag-isipan ng lahat. Just say yes, pwede. Oo na, oo na. Makikipagbalikan na ako sa'yo. Be, wait lang. Oh. Di na yata tama to eh. Please. Sige, be. Pagbibigyan kita. Pero promise mo sa akin na pananagutan mo ko, ha? Sakaling magbunga. Oo, mahal. Bakit parang namumutla ka dyan? Natatakot ka ba? Maniwala ka sa akin. Pananagutan kita. Gusto kong magsama na tayo. Promise, Ann. Magiging masaya ka sa piling ko. Huwag ka mangako sa akin. Kasi, kadalasan, sa mga pangako, napapako lang. Ibahin mo ako, ha? Kahit kailan,
hindi mapapako yung mga pangako ko sa'yo. Sige, Robert. Manghahawakan ko yung sinabi mo. Be, galit ka ba sa akin? May problema ba? Hoy, Robert, hindi na kita maintindihan sa totoo lang. Ewan ko an, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Maguguluhan ka sa alin? Noong una, tinanong kita kung mahal mo ko. Ang sabi mo, oo. Huwag mong sabihin, nagbago na yun. Eh, hindi ko alam. Pag naiisip ko kasi na silipingan ka rin ni Jan eh, parang bumababa ang tingin ko sa sarili ko. Anong sabi mo? My God, Robert! Alam mo bakit mo nararamdaman yan? Kasi ikaw mismo ang naghahanap ng dahilan. Hindi mo aaminin sa akin na may girlfriend ka ng iba. Nabasa ko yun sa Facebook. Wala akong iba. Hindi ko girlfriend yun. Biro-biro lang yun sa Facebook. Tinanong ko na yung babae. At ang sabi niya, kayo daw. Robert naman? Akala ko ba walang iwanan? Of all people, bakit ikaw pa na iningatan ko ng sobra ang mananakit sa akin ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Mahirap ba intindihin yun? Unti-unting nawawala yung pagmamahal ko sa'yo. Saka kasalanan ba nasabihin ko sa'yo na hindi na kita mahal? Eh, sa gumising na lang ako isang araw na wala na ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Madaling intindihin. Pero ang sakit tanggapin eh. Be, pinanghiwakan ko yung pangako mo sa akin na mamahalin mo ko at hindi mo ko iiwan. Nasaan na yung pangako ngayon ha? Mauuwi rin ba yun sa wala? Hindi ko sinasadya at hindi ko kagustuhan na sa ganito tayo hahantong. Oo, nung una, sobra akong excited na makita ka ulit. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkaganito. Hindi mo nga masagot eh kung ano ang naging kasalanan ko sa'yo. Dahil wala kang mahanap na dahilan. Oo, tama ka. Wala kang kasalanan sa nangyari. Bakit? Bakit? Bakit ako? Kung kailan gusto kitang ipaglaban? Kung kailan ayaw kitang mawala? Saka kakaalis sa akin? Ano, Robert? Masaya ka na ba na nasaktan ako, ha? Masaya ka na ba na pinagmukha mo akong tanga? Gusto kitang intindihin eh. Pero ako, iniintindi mo ba ako? At kahit kaunti, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko sa akin? Hindi, diba? Gago ka! Pinagsisisihan ko na naging bagay ka pa ng buhay ko! Aking naaalala pa nang tayo ay unang makita, buhat noon inibig ka. An, huwag ka lang umiyak. Jen, bakit ako? Bakit kailangan ko magdusa ng ganito?
Ano ba bang kailangan kong gawin ha para mahalin lang ako? Kailangan ko pa bang mamalimos ng pagmamahal sa lalaki? Hindi ka kasi natuto sa pagkakamali mo kay Jan. Kaya ayan, nagkamali ka ulit. Akala ko naman kasi si Robert na eh. At saka, natuto na rin naman ako sa nangyari sa amin ni Jan. Minsan, kahit sabihin mong natuto ka na, pero kung patuloy pa rin tinitibok ng puso mo ang maling tao, kakamali't magkakamali ka pa rin. Anong gagawin ko, Jen? Paano ba mawawala itong sakit na nararamdaman ko? Simple lang yan, Ann. Just accept the fact and move on. Nangyari na eh. Kaya no choice ka kundi ang muling bumangon. Pero ayoko nang mamahal. Don't say that. Masarap ang pag-ibig kung ang mamahalin mo ay yung tamang lalaki, Ann. Huwag mong talikuran ang pag-ibig. Dahil naliniwala ako na darating din sa'yo ang tamang lalaki. Sa tamang panahon. Sana TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Ang taong hindi nakakaranas ng paggabigo, kailanman kapwa ay hindi magiging matalino sa buhay. Lalo na po sa pag-ibig, no? Sa pakikipagrelasyon. Pag ikaw, lagi kang play safe na pag alam mong masasaktan ka na, eh nag-give up ka na, sumusuko ka na, hindi ka magiging wise the next time na ma-encounter mo yung ganong situation at ganong tao. Tandaan natin kapwa, hindi po ang mga taong maingat masaktan sa pag-ibig ang totoong masaya sa buhay. Hindi po sila yon. Kundi yung mga taong kahit alam nilang paulit-ulit masasaktan, eh sumusubok pa rin para mahanap nila yung tamang tao para sa kanila. Sila po yung taong kapag sumaya, sobrang saya. Alam nila kasi po kung ano ang pakiramdam ng nasasaktan. Christine, tao po. Well, Mama Tanya, no, ganun naman talaga tayo kakulit pagdating sa pag-ibig, kabisyo kapwa, diba? Kapag nagmamahal tayo, kahit pa alam natin na hindi na tama, go pa rin kasi nga masaya ka sa kanya. Kahit ba ilang beses na niyang sinaktan ng damdamin mo, go ka pa rin kasi again masaya ka sa kanya. Kaya lang, ang tanong kasi, eh hanggang kailan mo itotolerate na saktan niya ang damdamin mo? Kapag yung tipong durug na durug ka na at hirap na makabangon, wag naman ho ganoon. Minsan, isipin mo rin ang sarili mo at wag lang puro puso mo ang paiiralin mo. Kapag masyado nang masakit, eto na po yung panahon para gamitin or pagganahin mo naman yung utak mo at hayaang maging matalino this time. Maging matalino para hindi ka naman kawawa. Huwag mo naman masyadong kawawain yung sarili mo because you deserve to be happy. Everybody deserves to be happy. Pwede ka namang magmahal nang hindi ka nasasaktan eh at pwede kang
kailangang mahalin ng totoo at hindi lang puro laro kung iingatan mo lang ang puso mo sa mga mapagsamantalang tao tulad nga ni Robert at ni John. It is always our choice, Kabisyo Kapwa. At the end of the day, nasa choice natin yan kung gugustuhin nating maging masaya o maging miserable ang buhay natin. Ang mga pagkakamaling nagagawa natin, choice po natin yan. Desisyon na natin yan. Sabi nga po ni Paulo Coelho, a mistake repeated more than once is a decision. So paano po may iwasan na masaktan pa ulit-ulit ang mga taong nananakit sa akin, Christine Dera? Mahalin mo ang sarili mo, pahalagahan mo ang sarili mo, protektahan mo ang sarili mo, show them na hindi ka basta-basta, na ikaw ay babae, nirerespeto, minamahal, inaalagaan, at hindi sinasaktan. Kung may CCTV lang sana na pwedeng panoorin mo kung anong ginawa ng magiging jowa mo nung araw, hayahay ang buhay, di ba? Tama! Oo, pwede mo lang, pwede lang may flash, baka lima mananaginip ka, Lord, pakita mo po sa akin yung buhay ng magiging jowa ko, yung sasagutin ko, para malaman ko kung sasagutin ko na ba siya. Kung nililoko lang ba niya ako, kung seryoso ba talaga siya, diba? Sa akin. Kaso hindi eh, pag hindi ka talaga pumasok sa relasyon, hindi ka makikinig sa mga sabi-sabi. Hindi mo malalaman. Gusto mo talaga ikaw yung makasaksi at ikaw yung maka-experience kung sino talaga siya. Yun ang mahirap sa atin. At may tanong dito, di ba yung isa nating kabisyo, yung tanong ni Anne, na ano ba daw ang dapat niyang gawin para mahalin din daw siya? Ako, lagi ko itong sinasabi, na turuan mo kasi muna na pahalagahan at mahalin ang sarili mo bago mo i-expect na mahalin ka ng ibang tao. Ang mahirap din kasi sa iyo, Anne, nagiging easy to get ka lang din kasi. Na para bang lahat, ibinibigay mo lahat, yes, hindi ka malang nagtitira ng para sa sarili mo. Kaya kapag niloko ka ng isang tao, walang natitira sa iyo, naduduro ka ng bonggang-bongga, diba? So yun lang din yun. Feeling ko naman kasi, Mama Christine, pag nagmahal ka, hindi mo naman talaga nasusukat kung eto lang yung ibibigay ko. Oo. Pag nagmahal ka, yun eh. Basta nagmahal ka. Ma-i-express mo eh. Kusa siyang lumalabas sa katawan mo, eto yung ganito ako mag-express ng pagmamahal. Correct. Siguro hindi mo mahal ang isang tao hanggat, feeling ko lang ah, hindi mo mahal, tunay na mahal ang isang tao kapag meron kang reservations na, wait, hindi ko to gagawin. Mm. Ayoko tong ibigay. Hindi ko siya bibigyan ng maraming regalo kasi parang hindi niya naman masusuklian. Ganoon, no, diba? Oh. Kasi kapag mahal mo ang tao, wala kang pakialam kahit hindi nasusuklian basta naniniwala ka, mahal mo. Basta, diba? Oo. Yun ang mahirap sa ating tao. Katulad natin, maganda na mapagmahal. Ayan pa. Tayo eh, jackpot. Tama. Basta ganito lang yun, no? Pahalagahan mo rin yung sarili mo. Huwag ka lang din naman yung tipong, kapag, huwag naman yung tipong ikaw lang ng ikaw. Oo. Tingnan mo rin yung sitwasyon. Huwag, yes, naman yung ikaw na lang lagi nagbibigay, samantalang siya tanggap lang ng tanggap, 'di ba? Huwag mo ring hayaang mangyari 'yon. Kumbaga, huwag mo siya masyadong ipabebe. 'Di ba? Turuan mo rin siya na, yes, pahalagahan ka rin niya. Tama. Tama po si Mama Christine. Minsan po tayo ang nagtuturo sa tao paano nila tayo itrato. Tama. So mag-set ka ng magandang example. Sorry ka, ganito ko itrato ang sarili ko. So ganito. Correct. Treat me as a princess. Oo, 'yan tayo. Excuse eh. me. 'Di ba? Ganon. Tama ako ka. Ako naniniwala ako sa ganun, Mama Tanya. Tuturuan mo 'yung tao kung gusto kong paano mo niya itatrato. Oo, ganun 'yun eh. Mm-hmm. Hay nako. Anyway, eto na, marami pa rin nakikireaka, yes, sa mga oras na ito. Katulad ng nag-text, sabi dito, "Hi DJ Ganda, kasalanan din yun ni girl. Pinalit niya pa yung totoong nagmamahal sa kanya. Pabati naman Mama Jocelyn Reyes ko na nakikinig sa kwento nyo at Ira Opalsa ng Bulacan." Hoy, maraming maraming salamat po. May natawag sa telepono. Eto, sabi dito ni... Sagutin ang telepono! Hello, Mami Akutumaw. Si The Drama Special pa. Bye-bye. Ayun tayo eh. Uy, batiin ko lang ha, yung Millennial. Pabati mo sa Millennial sila Kuya Dong at Edgar ng Millennial Machine Shop sa Caloocan, lagi daw nakikinig. Thank you po. Thank you po. Sabi ni Ruth Rodeo Reyes, mahaba-haba to. Good afternoon, Mama Tanya. Nakakairita naman niya si ate. Grabe! Ang bilis si baba ang bataan kay Robert. Yun, no? Yun ang sinasabi natin. Oo, medyo po may kati-factor, ang dali maniwala sa mga sweet messages, tapos iiyak kapag naiwan, nye, paano siya re-respetuhin ni Tama. John? Kung yung sarili niya din nire-respeto, kaya girls, Tama. Be wise. Huwag magpapadala sa mga sweet messages and promises ng mga bolerong lalaki kay
Para kay Ate Anne, move on na lang. The next time, be brave na. Maging lesson na yung mga na-experience mo. Pabati po sa my loves ko, Mosen, at sa mga mama ko na si Esther Rodeo at sa mga Rodeo family. Payday today, hayahay na naman ang buhay. Yay! Tamarun. O, di ba yung sinasabi natin din, mama Tanya, na gusto natin tumbukin? Uh-oh. Ang mahirap kasi dito kay babae, bigay siya ng bigay. May mga lalaki kasi na kapag nakuha na yung gusto, ituro mo yung mga lalaki niya ngayon. Mag-pinpoint masyado ka! Masyado silang madabi! Ang mga pangalan ng mga lalaki maluloko, Paolo, James, Rich, Chard, mga pangalan ng babaeng maloloko this year, 2016, Christine, Tanya, Rachel, baka tayo kasali sa listahan. Alam ko yung pangalan ko nakasali lang sa mga ano, mga magaganda ngayon 2016 Mga babaeng mga nganak. Yan tayo eh. Pero diba? Mga babaeng gaganda palalo, Tanya, Christine. Ayan tayo eh. Isali niyo yung pangalan nyo. Sa, ilagay nyo na lang po, isingit nyo yung pangalan nyo. O kaya baguhin mo yung pangalan mo para lang masali. Tama. Diba? Totoo yun, Mama Tanya, yung isusuko mo agad yung bataan na hindi mo pa masyadong kilala yung lalaki. Siyempre yung lalaki parang, ay, ang dali ko lang nakuha to. Ibig sabihin, basta-basta lang to. Diba? Tama. Yun lang yun. O, huwag kayong mahawakan lang yung medyo dito sa dibdib nyo. Ayan tayo eh. Huwag yung na... Diyos ko, nababasa na yung kung ano-ano. At wag din naman yung tipong pinatungan ka lang o sige, nag-give in ka na. Sinabihan ka lang na pananagutan kita o sige, go na tayo. Kembelar na. Mama, kasi pag nakapatong na, wala. Ayan tayo. May magagawa ka pa ba? Wala ka meron. Na. Pipikit ka na lang. Meron. Dapat lang malakas ang resista, ano? Malakas ang resistance mo sa tukso. Again, kasi gusto rin kasi ng babae. Yun eh. Wala nang usap-usap. Gusto niya, huwag kayo magulo. Huwag kayo nangingialam. Ito ang DM sa atin ni Jeng Rosete. Jeng. Wala talaga. Nagtatry siya first VM niya. Okay. Ito si Jobert Bedia. Jobert. Hi! Mawa. Ishikalo. Yes. Sige na, wag na, ikaw na lang. Sabi dito ni Cheng Etron Cruz, nakakainis yung mga lalaking pag nakuha na nila yung gusto nila. Tama. Babaliwala inaniya yung taong nagmamahal sa kanila ng sobra-sobra. Don't you worry, Anne, may mas deserving pa sa pag-ibig mo. Relate ako sa drama niyo, Beautiful DJs. Move on ka na, Ate Anne, intay ka na lang at darating din yung para sa'yo. Katulad ko, nag-move on at ngayon naghahanap ko na yung para sa akin. Yung tumanggap sa akin ng buong buo. Miss KB, nabati ko nga po pala yung mga nakikinig ngayon, pati na rin yung asawa kong nasa trabaho. Yun lang po, thank you and more power. God bless. Sa voice message mula kay Mary Joyce Fon. Sa panahon talaga ngayon, konti na lang ang mga lalaking seryoso. Ano, no? Yung mga lalaki na mahilig bang ako kapag nagtatalik lang kayo. Pabati naman po dito sa amin, sa bahay. Ay, sa kuya ko si Michael, tsaka pinsan ko si Bino. Hello po. Hello thank po. You. Thank Christine Dera Ganda, tsaka Tanya Chinita. Thank walang karuktong. Ine, na, ano, nakulang lang sa oras. Narinig ko, binaba niya na agad. Nagtampo eh. Ka naman. Nasa gitna lang daw kasi yun. Grabe Christine, ganda, Tanya. Ikaw sige, naman. Push mo. Ampihan mo. Sabi ni Janelle Atayag, go. We won't know na mali yung tao. We won't know. Yeah, yung tao minamahal natin unless subukan natin. You'll never know until you try nga. Eh. Pero yung iba kasi, kahit alam na nila na mali yung tao minamahal nila, eh naliloko na sila na may ibang mahal na yung tao, hindi pa rin sila titigil. Hindi naman natin sila masisisi kasi mahirap talagang kalabanin ang poso. True. Lalo na kung sobrang nahulog ka na. Belat nakalagay ni Smiley. Ito, VM sa atin ni Jefferson Pegolio. Po, may natawag po. Grab. Ay! Ayun ba yun? Be, natouch ako. Ang ganda ng kwento. Mga pusa yung dalawang yun. Sana, maano na sila. Makarma sila. Makarma sana. Natouch ako sa kwento ni Ann. Kuya Jefferson, yung pangalan mo kasali sa mga lalaki manloloko this yes! year. Walang ganon. Mirna Kanday Tumbale. Tama po, walang nagmamahal na hindi nasasaktan. In short, mahirap kalabanin ang puso. Ay, may ganon. Voice message mula kay Lani Valdiviano Pilar. Magandang hapon po, Christine and Tanya. Hello! Lesson learned the hard way po. Kapag hindi tayo nasaktan, hindi po tayo matututo. At kapag hindi tayo natututo, hindi tayo makaka-move on.
Maraming salamat po. Pabati po sa lahat ng BPWHK, Anakis Inakis. Good afternoon. Good afternoon. Sabi niya, lesson learned the hard way. In Tagalog, in Tagalog, ang mamatay ng dahil sa'yo. De, ang lesson, ano naman lesson sa Tagalog? Aral. Lesson learned. Aral na tututunan sa matigas na paraan. Gusto ko yung mga ganyan translation. Literally. May kalandi ang karente, no? Ampasin kaya kita ng printer nang ma-print ko ano talaga ugali mo. Anyway, pabati kami dito sa FJB Job Enterprises dito sa Cagayan City, Isabela. Lagi po kami nakatutok dito sa lahat ng drama at mas lalo na sa Mondelez Team Go for Incentives. Yeah, wow. JJJ. Belated happy birthday, Ate Tanya. Maganda ka pa kay Ate Tin, pagbigyan mo na si Ate Tanya, alam mo naman yung totoo. Okay na sana. Hindi alam na mo, binasa ni Tanya. Bukuha na ako ng blade dito, Ruby. Walang ganyan na. Sabi dito, ouch, nakakayak naman yung kwento. Bakit ganun? Pag nakuha na yung gusto, iiwan na lang basta. Dami talaga manluloko ngayon. Ang sarap tirisin. Wala nang seryoso ngayon. Walang pangalan forever. Niya? Ano pangalan niya? Jonaline ng Ay, Maga. Yan ang mga pangalang mga maluloko this 2016. Grabe. Lito Manait, VM. Hello po, good afternoon. Hello, Mama Christine, Mama Tanya. Dapat kasi sa isang babae, nagpag-relasyon, hindi bigay ng bigay. Yun o, oh, lalaki na nagsabi o. Million dollar yung pinag-iingatan ng isang babae, tapos tama. Isang pangako, ibibigay ka agad. O, oh, diba? Mali naman yun. Lalaki konting ng ingat lang. Yan lang po. Lito Manait, kasali din po siya sa mga manlalaki. Bolero this 2016. Ayun tayo eh. Pabati naman si Lovino, si Paul at si Joseph ng Colombia. From Kuya Secret. Kuya Secret. Yun yung sinasabi natin, Mama Tanya. Ito, from lalaking point of view na ito, di ba? So sana matauhan na kayo. Ann Sanchez Bumanlag. Ikaw naman kasi ate. Ang taong... Ang babae kasing... Madaling nakuha. Hindi rin pinangihinayangan. Aruy! Masakit yun! Mm-hmm. Mama Tanya, batiin lang natin yung mga taga Fastel Services Inc. Nakatutok ng bonggang-bongga. Thank Uy, you! Salamat po. Ano nga sa'yo, Miss Tanya, ganda. Hindi kasi respeto yung si Anne. Aray. Kaya ganyan ang nangyayari sa love life niya. Sobrang lande. Kansa haminda. Sabi ni Girly Survivor. So, ibig sabihin, learn your lesson na bebe ko. Ah. Sana yung mga sinasabi ng ating mga kabisyo, itake mo to constructively. Tama ba? Yes, yes, yes. Para, objectively. Basta yun na yun. Oh, hello. Ano? Basta hello, yun. Hello po sa Shine Best Marketing, especially kay Mama Maricel Pagong na nagpadala po ng birthday gift sa akin wow! sa Yoko Beauty Products. Shesheran ko po si Christine. Di ba sabi ko po sa inyo, promise ko. Share kami. Yay! Yay! Cake kasi yon bawal sa'yo. Buise. Mga nagsibida ngayong araw na ito, Ann Lala Banderas, Yes FM Manila. Si John Rico Panyero, Yes FM Manila. Robert Diego Bandido, Love Radio Manila. Jenny Misihista, Yes FM Manila. At bilang Maricor Laika, Barista, Love Radio Manila, mula po sa panulat ni Krisha Senga, Sound Engineer, Sagun, Musical Scorer, directed by Diego Bandido. Si Tanya Chinita, ariba pa sa Yes FM Manila hanggang 3 p.m. Si Christendera po hanggang alas 4 ng hapon sa Love Radio Manila. O siya, sige na muli, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nakapiling na nga po, umaariba mula po sa Love Radio Manila. Ang DJ na may kay Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, DJ po na may T, Tanya Chinita. Hello, Team Kristan. See you later. Yes, Team Kristan. Mayroon kaming post-Christmas party. Team Kristan, yes. Maraming salamat sa inyo. Luzon. Visayas. Paulit-ulit. Oo nga eh. Na magbibigay si Mission. Pwede rin ko si Mission. Isang upang drama. Isang upang yamutan. Kapagalaw na na. Drama na. Hirap mawala. Ano, matanda na. TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.